Okay, ito mga sir, meron tayong gagawin na Honda Click version 3. Version 3. Hindi mga sir. Itong unit na to ay version 1 siya. Version 1 to. Papasin siyang meron siyang kickstart at yung kahan nito mga sir ay galing sa version 3 o version 3 siya. Tapos, mapapansin nyo rin, naka-keyless. 125 po ito na version 1. Converted siya sa keyless ng pang 150. Pero ang makina niya, 125. Ayan. Ang problema kasi nito mga sir, yung gauge. Ayan, laging 4 bar. Kahit na walang laman, 4 bar pa rin. Kapag ganyan yung problema ninyo, minsan, kahit magpalit ng fuel tank or yung kanyang fuel pump, kung hindi rin naman sukat, kasi ito bago na to mga sir, at ito yung pinagpalitan ni sir na fuel pump, kasi nagulat ako, kala ko version 3 at pagtingin ko ng tanke ang version 1 at sanabi nga rin ni sir na version 1 nga yung unit niya. Ito yung dating naka-install sa kanya or ito yung dating kanya na gumagana rin. Bago na yung fuel pump nito, kaso 4 bar pa rin. At kapag sinuksok din natin or tinanggal natin, tisay natin tanggalin muna tapos i-on natin. I-on natin. Ayan, nagbi-blink naman pag tinanggal natin yung sensor. Standard po yan kapag tinanggal natin. At kapag binalik naman natin, patayin natin kasi kahit na binalik natin at nakasusi pa rin o naka-on pa rin yung kanyang ignition, magbi-blink pa rin siya. Kaya isusuksok muna natin to. Ayan, nakasuksok na at tingnan natin sa panel. Okay, ganun pa rin. 4 bar pa rin. Kasi ito, yung plotter niya naka-down na, ibig sabihin, magbabawas na dapat yung sa panel. Ayan, magbabawas na kaso 4 bar pa rin. Kahit itaas po to, ayan, itaas natin. Ayan, example natin, full tank, tinaas ko yan. Ayan, taas na yung mga sira. Ayan, taas yan. Ibig sabihin, kunwari, puno yung gas. I-off muna natin para wag gumana yung Ayan. Puno din. Pero pag din dito, wala. Magkano bilhin mo sa pump? Sa Shopee? 1.5. Kasi wala kang mabiling 1.5 talaga na original. 2.7, maaari pa. Yan, 4 bar pa rin. Pero ang gas niya, yan, empty na yan. Dapat, nasa 1 bar na dapat yan. Kaya ngayon, i-check natin or tatanggalin natin to. Kapag hindi gumana, palitan natin ng plotter. Tanggalin natin to, check natin kung bakit ayaw gumana. Kasi itong nabili ni sir, tinisting niya rin sa kapatid niya na may click. 4 bar din. Kahit na maraming gas yung 4 bar din. Kaya buksan natin to. Minsan huwag na kamibisa yung mga ganito rin. Minsan mayroon akong na-encounter nito mga sir. Hindi maganda yung laman loob. Nung tinanggal ko yung tig-1 plus lang, hindi maganda yung pump niya, pati sa wire, pati yung pagkakalagay. Parang manipis yung housing niya. Itulad nito, makapal. At yung wire, matibay. Kahit babad na babad ng gasolina sa loob, walang problema. Kasi yung iniisip natin, kapag gumamit tayo ng aftermarket, baka mamaya, babad sa gas, magkaroon siya ng short circuit or baka mag-layup yung motor ninyo. Kaya mas maganda pa rin yung original pa rin. Dahil ang console lang naman sir, yung sa gauge, palaging 4 bar, kahit walang laman. Ayan, nakatanggal na. Tapos testing natin i-on. Ayan, 4 bar pa rin. Kahit na yung floater, nakadown na siya ng sagad, 4 bar pa rin. Tapos i-on mo. Pagka tinaas ko naman siya, ayan, full.
Pero pag kabilaba natin, yan, dapat ano yan, empty na yan. Biblink-blink na dapat yung panel gauge natin dyan, yung sa gas. Kun natin. Yun, 4-bar pa rin. Ibig sabihin, hindi siya sumasagat. Eh, ibig sabihin, baka may problema tong floater lang. Kaya ngayon, gagawin natin, mag-titest tayo ng ibang floater bukod dito sa standard niya o sa stock niya. Yan, upo natin. Ayan, meron akong floater dito mga sir. Ito yung floater ng version 3. Dahil marami kasing nagpapalit sa akin o nagpa-convert ng fuel pump ng version 2. Ito yung mga iniwan nila. Kaya ito yung gagamitin natin. Halos pares lang din naman sa version 2, version 1. Yung ano nila, yung floater. Magkaiba lang talaga sa dito, sa lagayan. Maliit na to. Kaya ito yung lalagay natin. Tapos testing natin kung babagsak sa 1 or magbiblink yung pinaka-gauge natin sa panel. Yan. Ito muna daw yung gagamitin natin mga sir. Tapos tinanggal ko yung ano, yung floater. Kasi itong floater na to pwedeng tanggalin. Itong kanyang lock, itulak nyo lang yan para matanggal ninyo. Tapos ang gagamitin natin muna, ito. Tanggalin natin to. Indonesia. Indonesia, yeah. Ito mga sir, naisalin ko na or nailagay ko na yung floater na galing dito. Ito. Same lang yan sa version 2, version 3, same pa rin ang wiring nila. Positive sa baba, negative sa taas. Ayan. At saktong-sakto, pinagkaiba lang sa ano, aftermarket dun sa original. Sa original kasi, meron siyang lock dito. Meron ka pang tutusukin, nag-sample nito, may lock siya. Yan, itutusukin mo muna yan ng pababa para mahugot mo sa pagkakalagay dito. Dito, sa pagkakalagay dito. Ito kasi wala. Yung ito, itong pump na ito. Ayan, testing natin. Huwag ka mga, ito. Yan. Ibig sabihin, naka, ano yan ha? Parang, example natin, wala siyang gas or empty. Kapag naka-down ng todo. Testing natin. Yan, tumunog. Ayun, bumaba. Kaya ibig sabihin, ang may problema lang, yung mismong floater na ginamit natin, or yung ginamit niya na pump, baka hindi yan sumasagat. Ito. Yung pinaka mechanism yan, hindi sumasagat. Kaya lagi siyang ano, lagi siyang 4 bar. Kaya yan na lang yung gagamitin niya. Sa kanya na lang yan. At ngayon, testing naman natin, pasok dito. Kung same pa rin, na magbiblink pa rin sa negative or 1 bar. Testing natin. Salbak ko muna to. Yan, pali nilagay ko na mga sir. Basta kapag ka, no, luma na yung motor natin o may katagalan na at kinakalawang na dito, mas magandang apply nyo siya ng, ano, ng grasa para hindi kalawangin o hindi siya magkaroon ng crack para hindi kayo mapagastos ng malaki. At ngayon, ititesting muna natin. Yan mga. Kung same pa rin. Okay, ayan. 1 bar. Kasi nga, yung gas niya talagang wala na. Pa-empty na. Susunod niyan, 1 bar, magbiblink na siya. Kaya saktong-sakto lang na ang problema lang nito mga sir, yung floater. Yan, napagastos pa si partner. Pangilan mo nang ano yan? Iyon pa lang. Pangilan mo na yan. Pangatlo na. 9 days. At si po, yun o. Itago mo lang yun o. Kunin ko lang to. Para pagka may... yan ang may problema eh. Yeah, para pagka may nangailangan sa version 3 na ang nasira yung ganito. Ayan. Pili natin ito pamigay din. Ayan. Okay na. Back to dati na. Makagamit niya na yun o. Hindi na siya kakabuan kasi na... Natirikan. Dahil kala niya, marami siyang gas. Dahil sa floater, kaya napaka-importante pa rin na, ano, na chine-check pa rin natin yung floater natin. Pag sira na, mas maganda, palitan nyo na lang. O di kaya, i-troubleshoot nyo muna. Ganun nyo muna yung gawin nyo para hindi kayo mapabili ng pisa. Okay, ayan, version 3 yung mga sila. Ay, version 1 pala yan. Converted lang pala ta. Okay.